Eto na mga chong, marami tayong updates patungkol sa Gilas Pilipinas. Revised Gilas lineup sa paparating na Asian Games, kilalanin. Breaking news, Coach Team Ko na magtitimon sa Gilas ngayong Asian Games. Ngayon nga na nag-resign na si Chot Reyes as a head coach ng ating national team, ay mukhang nakahanap na nga ang SBP ng panibagong magiging head coach ng ating kupunan. Dahil ayon nga sa article ng Inquirer.net, ay sinasabing Team Cone to coach Gilas Pilipinas in Asian Games. Ayon nga sa article na yan, ay si Coach Team Cone na ang hahawak sa ating national team. Sasamahan nga siya ng kanyang Ginebra assistant coach na si Coach Richard Del Rosario, at ang magiging team manager ng Gilas ay itong si Boss Al Francis Chua. Para sa akin mga chong, ay magandang move yan para sa ating national team, dahil kulang na kulang na nga tayo sa preparation, dahil ilang araw na lang ang binibilang ay magsisimula na ang Asian Games. Kaya naman si Coach Team Cone ang pinaka perfect fit ngayon sa ating national team. Konting adjustment na lang ang kinakailangan, dahil alam na rin ni Coach Team Cone kung paano imando ang ating Gilas players, dahil isa nga siya sa assistant coach ng Gilas nitong FIBA World Cup. Kung ako ang tatanungin mga chong, ay okay rin naman itong si Coach Team Cone bilang head coach ng ating national team, dahil wala na nga tayong no choice. Pero naniniwala ko na ngayong Asian Games lang hahawakan ni Coach Team Cone ang Gilas Pilipinas. At hindi ito ang ating magiging pangmatagalan na head coach ng ating national team. Sa kabilang banda, revised Gilas lineup sa paparating na Asian Games, kilalanin. Itong mga nakalipas nga lang na araw ay may lumabas na official 12-man lineup ang ating national team. Pero ngayong araw nga ay nagkaroon ng revision matapos ang naging meeting ng Samahang Basketball ng Pilipinas at ng PBA. Subject for revision talaga yan, dahil last month pa ipinasa ng SBP ang nasabing lineup at maraming ang hindi na available ngayong Asian Games. Unang-una nga dyan ay itong si Kiefer Ravena. Sa isinumiting lineup ng SBP ay pasok itong si Kiefer Ravena. Pero dahil nga sa magsisimula na ang Japan B-League, ay isa nga ito sa mga hindi makakasama sa lineup ngayong Asian Games. Kinumpirma na nga rin yan mismo ni Kiefer Ravena na hindi niya pa nga daw kinoconfirm na makakapaglaro siya ngayong Asian Games. Pero dahil nga daw sa schedule sa Japan B-League, ay mukhang hindi nga daw siya makakapaglaro. At dahil nga sa hindi pwede si Kiefer Ravena, ay ang mga pupwede ngang pumalit sa kanya ay itong si Kevin Alas o di naman itong si Aaron Black na pupwedeng makatulong sa ating national team sa pagpapasilitate ng opensa. Sunod sa posibleng matanggal sa lineup ay itong si Brandon Ganuelas Roser. Hanggang sa ngayon nga mga chong, ay under rehab itong si Brandon Ganuelas Roser matapos itong ma-injury sa Cambodia last SEA Games. Patapos na nga ang kanyang recovery sa kanyang tuhod. Pero hindi nga nangangahulugan yan na makakapaglaro si Brandon Ganuelas Roser ngayong SEA Games. 50-50 pa nga daw ang chance kung makakapaglaro siya ngayong Asian Games. Sayang naman mga chong, dahil maganda pa naman sana ang may kocontribute nitong si Brandon Ganuelas Roser pagdating sa loob ng shaded lane, lalong-lalo na pagdating sa depensa. Isa pa sa posibleng matatanggal sa Asian Games lineup ay itong si Jamie Malonzo. Sa ngayon nga mga chong, ay kasalukuyang may iniinda itong si Jamie Malonzo sa kanyang likod matapos ang napakasamang bagsak nito sa FIBA World Cup kontra sa South Sudan. At yan nga ang dahilan kung bakit hindi nakapaglaro si Jamie Malonzo sa kanilang last game sa FIBA World Cup kontra China. At yan nga ang posibleng magiging factor kung bakit hindi siya makakapaglaro
ngayong Asian Games. Pero depende nga yan sa magiging recovery nitong si Jamie Malonzo. Kung kaya naman niyang maglaro, ay paniguradong maglalaro yan ngayong Asian Games. At kung hindi nga makakapaglaro si Malonzo, ay pupwedeng pumalit dyan ay itong si Mason Amos na dagdag gunner ng ating kupunan. Sunod sa hindi 100% na makakapasok sa lineup ay itong si Japet Aguilar. Ayon nga sa ating mga kuligleg, ay meron nga ring iniindang minor injury itong si Japet Aguilar. Pupwede nga daw itong maglaro o pupwede ding hindi. At kung hindi man pwede si Japet, ay pupwede nga pumalit sa kanya ay itong si Raymond Almazan. Parehas lang naman sila ng mahaba, athletic at kayang mag-block shot ng bola. Kung mayroong mga doubtful na makapaglaro ngayong Asian Games, ay meron namang mga sigurado na pasok dyan. Unang-una ay itong si Justin Brownlee. Sa katunayan mga chong, ay doubtful din naman na maglaro itong si Justin Brownlee dahil nagre-recover pa ito sa kanyang bone spurs injury. Pero kilala nga natin si Justin Brownlee at ipapagpag niya lang yan. Sunod naman ay itong si Scotty Thompson. Hindi gaya ni Kiefer Ravena na busy ang schedule, ay open na open at free na free nga ang schedule nitong si Scotty Thompson. Dahil sa October pa magsisimula ang panibagong season ng PBA at ang East Asia Super League. Kailangan nga ng gilas ang serbisyo nitong si Scotty. Alam natin na hindi naging maganda ang kanyang performance sa nakalipas na FIBA World Cup. Pero naniniwala ko mga chong na makakabawi si Scotty this time ngayong Asian Games. Sunod naman na makakapasok ay itong si Chris Newsom. Last FIBA World Cup ay hindi nga nagawang makapasok nitong si Chris Newsom sa Final 12 lineup ng ating national team. Pero ngayong Asian Games ay pasok nga siya sa lineup at ito nga ang pagkakataon ni Chris Newsom na may ipakita ang kanyang laro matapos masnab sa lineup last FIBA World Cup. Sunod na pasok ay itong si CJ Perez. Last FIBA World Cup ay limitadong minuto lang ang nakuha nitong si CJ Perez dahil kaagaw niya lang naman sa position ay si Jordan Clarkson. Expected nga nagigil na maglaro itong si CJ Perez lalong-lalo na ngayong Asian Games. Sunod sa siguradong pasok sa lineup ng Gilas ay itong TNT players na si RR Pugoy at Calvin Oftana. Kailangan nga ng gunner ng ating national team at ito ngang si RR Pugoy at Calvin Oftana ang pupwedeng makatulong sa ating national team. Panghuli naman na siguradong pasok ay itong si Angelo Kwame at Junmar Fajardo. Last FIBA World Cup ay napakaganda ng ipinakita nitong si Junmar Fajardo at mas lalong gaganda nga ang kanyang performance dahil nandiyan si Angelo Kwame na pupwede niyang makatulong.